ang dapat kabahan dito yung mga opisyal, no? Dahil magagalit ang taong bayan sa inyo kasi sila ang pinuntirya ng mga komunistang teroristang ito at hanggang ngayon pinupuntirya ang mga anak nila. No, tuloy-tuloy ang recruitment online. 2 million ang na-enlist ng Kabataan Party list before the elections, no? As young as 12 years old. So namumuhunan na sila sa mga anak ninyo. Huwag naman po kayong magpaka-naive. Yeah. Hindi po kami napunta ng NPA direkta doon. Yeah. Diyan kami ni-recruit sa sinasabi niyong political and parliamentary component. Yeah. At libo-libo kaming nagpapatotoo diyan. No need of scholarly 10 million worth of research fund for that. You don't need to request for the research fund para malaman nyo yung modus operandi na nanloloko sa atin at ginagawa ng CPP, NPA, NDEP for the last 53 years. Yan ang katotohanan na binabanggit ni Yusek, ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Yan ay hindi katang-isip na mailantad ang mukha ng CPP, NPA, NDEP sa urban operations. Yun ang sabi ng mga scholars na ito noong July 1. Yeah. Oh. That is a parliamentary problem. I'm not clear, Eric. Who said it? Mga scholars noong July 1 ang bit-bit ng cabinet secretary na to. Oh my goodness. Na yan daw ay yun ang problema ng LCAC. Na red tagging. Kasi yan daw ay mali. Parliamentary strategy. So wala silang pinagkaiba sa CPP. Gusto nila tumahimik ang gobyerno habang nililin lang ang ating mga kababayan. So hindi natin pwede, hindi pala pwede sabihin ng gobyerno na anak bayan LFS ay CPP, NPA, NDF para maloko yung hindi pwedeng protektahan at depensahan yung mga kababayan natin. Nasabihin natin itong information natin. Yun ay ibig na sabihin. Yeah, and it was made during an actuals a briefing conference supposedly. Pero babalikan natin yan, Ma'am Lorraine. At sapagkat hindi pa namin pinapangalanan, pero alam namin may hint na kayo, ito yung mga mayayabang na magdadala daw sila ng mga scholars para i-overhaul ang buong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kami naman ay magdadala ng mga magsasaka at mga magbubukid at mga kasamahan namin na nilinlang at niloko ng CPP, NPA, NDF para bigyan kayo ng direktang kaalaman at malekturan kayo ng kaalaman na hindi nagbumula sa libro at sa inyong academic thesis. At yan po, talaga napakaganda ng pinanggit ni Prosec Chris, no, na isang asa kanyang sinabi ay inaasahan talaga, hindi lang ni Prosec Chris, ng taong bayan ang mga pangako na binitawan ng ating Pangulo patungkol sa kanyang pagsuporta sa NTF-LCAC. Dahil kung sa iba ay akala nila, for example, yung kanina lang na inyong binabanggit, hindi natin kilala kung sino ba to, ay medyo kinakabahan ang ating mga kababayan dahil syempre nakasalalay talaga sa mga cabinet members din ang suporta ng ating Pangulo laban sa insurgency na ito. Ano, ang dapat kabahan dito yung mga opisyal, no? Dahil magagalit ang taong bayan sa inyo kasi sila ang pinuntirya ng mga komunistang teroristang ito at hanggang ngayon pinupuntirya ang mga anak nila. No, tuloy-tuloy ang recruitment online. 2 million ang na-enlist ng Kabataan Party list before the elections, no? As young as 12 years old. So namumuhunan na sila sa mga anak ninyo. So kami ay talagang nagsusumamo sa mga magulang, no, makipagkapit-bisig kayo sa amin. Ang first line of defense talaga ay ang ating mga magulang kasi nakita niyo naman, no, yung skandalo na nangyari na ang mga eskwela sa Pilipinas ang naging top recruitment agencies ng CPP, NPA, NDF at sino mang nagsabi na walang recruitment na nangyayari sa loob ng UP. Diyos me, 'di ba? My goodness. At sabi nga nila nung binabanggit namin mga kababayan, bakit namin inuulit-ulit? Walang problema daw yan yung mga nasa urban area kasi yan ay parliamentary struggle lang. Political lang daw yan. Mm. Kaya ang sagot natin ay simple lang. Huwag naman po kayong magpaka-naive. Yeah. Hindi po kami napunta ng NPA direkta doon. Yeah. Diyan kami ni-recruit sa sinasabi niyong political and parliamentary component. Yeah. At libo-libo kaming nagpapatotoo diyan. No need of scholarly 10 million worth of research fund for that. You don't need to request for the research fund para malaman nyo yung modus operandi na nanloloko sa atin at ginagawa ng CPP, NPA, NDEP for the last 53 years. Yan ang katotohanan na binabanggit ni Yusek, ni Dr. Lorraine Marie Badoy.
yan ay hindi katang-isip. At saka ano, Eric at saka Franco, no, yung panloloko sa mga anak natin, as we found out from the priceless contribution of our former rebels, talagang sineset up sila. No, katulad itong si Kevin Castro, recently itong Crappler, said na fake news yung pinost ko dahil summa cum laude ang pagka-describe ko kay Kevin Castro. Kevin Castro ay isang UP Diliman student na sumali through anak bayan yata, tapos naging NPA, tapos namatay siya. And then ang correction, natataka ako, bakit kinokorrect ng Crappler na mouthpiece ng CPP na salamat na lang at shutdown na sila, salamat. Mm. Salamat talaga. Wala na ba? Wala na. So, pero nandiyan pa siguro sila, hindi ko alam. So anyway, we found out later, so tataka kaming lahat, why are they making an issue out of itong summa cum laude ni Kevin Castro? It turns out that there were money issues na ibinintang kay Kevin Castro, no? Na sobra siyang na-depressed. And then it pushed him to join the CPP, NPA, NDF. And then now, kay Traka, isa pang UP Diliman student na naging NPA na ngayon ay kasama na natin. Kate is telling us that si Kevin was set up. It was all a set up by the CPP, NPA, NDF na talagang i-depress si Kevin para sumali siya ng NPA. Para bagang yung mga rally na dinadala yung mga anak natin, pero may mga provocateurs na sineset up, pero yung mga anak natin hindi nila alam na meron na nakaset up na, niluluto na sila, tapos hindi nila alam, di ba? So, ganito yung mukha ng mga demonyong yan. No? So, magkapit-bisik tayo dito, kasi kalaban natin, totoo yan. At ang sinasabi nila, hindi daw dapat yan dinidiscuss ng gobyerno. Ha, talaga? Kasi bakit? Mali daw, red tagging yan at hindi daw yan na tama na gawin na mailantad ang mukha ng CPP-NPA-NDF sa urban operations. Yun ang sabi ng mga scholars na ito noong July 1. Yeah. Oh. That is a parliamentary problem. I'm not clear, Eric. Who said it? Mga scholars noong July 1 ang bit-bit ng cabinet secretary na ito. Oh my goodness. Na yan daw ay, yun ang problema ng LCAP. Na red tagging? Kasi yan daw ay mali. Parliamentary struggle. So wala silang pinagkaiba sa CPP. Gusto nila tumahimik ang gobyerno habang nililin lang ang ating mga kababayan. So hindi pala pwede sabihin ng gobyerno na anak bayan, LFS, ay CPP, NPA, NDF para maloko. Hindi pwedeng protektahan at depensahan yung mga kababayan natin. Nasabihin natin itong information natin. Yun ay ibig na sabihin? Yeah. And it was made during an actuals a briefing conference supposedly. Pero babalikan natin yan, Ma'am Lorraine. At sapagkat hindi pa namin pinapangalanan, pero alam namin may hint na kayo, ito yung mga mayayabang na magdadala daw sila ng mga scholars para i-overhaul ang buong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kami naman ay magdadala ng mga magsasaka at mga magbubukid at mga kasamahan namin na nilinlang at niloko ng CPP, NPA-NDF para bigyan kayo ng direktang kaalaman at malekturan kayo ng kaalaman na hindi nagbumula sa libro at sa inyong academic thesis. At nandito po nyo yan matutunghayan sa laban kasama ang bayan. Kaya bago ang lahat, Dr. Lorraine, Doc, and naka-Eric, mag-break po muna tayo. Standby po muna tayo, mga kababayan, magbabalik po ang laban kasama ang bayan. Dito sa laban kasama ang bayan. Rescue.